Narito ang mga nagbabagang balita sa AJ Buena Vlogs. Johnny Manahan, inangkin daw ang ABS-CBN ng Marcoses. Marcoleta, walang puwang ang kapamilya network na bigyan ng prangkisa. At dating protege na si Lovely Embuscado, lumabas na at wala ng sakit, samantalang kanyang nanay ang pumalit. Pero bago tayo magpatuloy, gusto lang po namin hingin sa inyo ang ilang minuto lamang para sa ilang patalastas. Para naman sa mga mahihilig kumain at hindi na kailangan lumabas pa sa inyong mga tahanan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang Dolce Oven by Barb's ay may mga masasarap na produkto na tsak na maiibigan at magugustuhan nyo. Makikita nyo sa screen ang kanilang iba't ibang produkto at kung gusto mong umorder at magpa-deliver, nasa screen din ang kanilang contact numbers. So ano pa inaantay nyo? Umorder ka na! Pero bago namin simulan ang mga issue na nakalap namin sa araw na ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindut mo na ang bell icon, pakipindut na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. At para naman sa mga nagpapa-shoutout, abangan nyo lang maya-maya pagkatapos ng mga balitang ito. Dumako tayo sa unang balita. Sa loob ng 11 araw na pagdinig sa Kongreso, maraming usapin ang tinalakay at inungkat tungkol sa ABS-CBN. Kabilang dito ang citizenship ng may-ari ng network na si Gabby Lopez III, ang labor practices sa hindi umano'y hindi tamang pagbabayad ng buwis, ang paggamit ng Philippine Depository Receipts at ang tungkol sa digital operations ng network gamit ang prangkisa ng Amcara Broadcasting Network kahit bawal umano ito sa batas. July 3, kumalat ang espekulasyon na Lunes, July 6 ay magkakaroon ng butuhan sa Kongreso kung bibigyan ba ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero para kay Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, kung tatanungin, isang malaking hindi ang isasagot niya. Ayon sa panayam kay Marcoleta ay walang puwang para bigyan sila ng panibagong prangkisa. Sa kabilang banda, may matalim na pakiusap si Johnny Manahan sa mga kongresista na desididong ipasara ang ABS-CBN. Si Johnny Manahan ang kasalukuyang chairman emeritus ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN, na responsable sa career ng mahigit 300 artista ng pinakamalaking broadcast station sa Pilipinas. Sa open letter niya sa Gentlemen of Congress na ibinahagi sa social media accounts ng Star Magic ngayong Linggo, July 5, sinariwa ni Manahan ang halos 50 taon niya sa entertainment industry. Bago pinamunuan ng Star Magic, iba't ibang klase ng trabaho ang ginawa ni Manahan sa Kapamilya Network. Sa loob ng 13 taon, naging indie freelancer si Johnny Manahan sa lahat ng TV channels sa Pilipinas. 2, 4, 5, 7, 11 at 13. Sa pamamagitan ng mapayapang pakikibaka, kabilang si Manahan sa umakyat sa pader upang palayain ang ABS-CBN compound mula sa militante. Kasama niya raw noon ang dating Apo Hiking Society member na si Jim Paredes at ang yumaong aktor na si Johnny Delgado. Kasunod nito ang pagbabalik ni Manahan sa i-re-relaunch noong ABS-CBN. Dito raw niya nakilala ang Lopez family at ang Lopez organizations. Kasunod nito ay pinatamaan ni Manahan ang tinawag niyang apat na gustong tapusin ang long run ng ABS-CBN. Kabilang sa gumigisa sa ABS-CBN sa pagdinig sa Kongreso ay sina Marcoleta, Defensor, Cavite Representatives Elpidio Barzaga Jr. at Boying Rimulya. Sa huling bahagi ng kanyang open letter ay nakiusap si Johnny Manahan sa mga mambabatas na bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Ito ang buong post niya. An open letter to the gentlemen of Congress. I am Johnny Manahan. Next year will be my 50th year in the entertainment industry. In the 1960s, I attended the dedication of the ABS-CBN studios in the Bohol Avenue. Address and started my career as a gopher, designer, music coordinator, crane operator, floor director, and finally as a director in 1970. In 1973,
I found myself bouncing around for 13 years as an indie freelancer of channels 2, 4, 5, 7, 11, and 13. In 1986, I climbed the walls along with Jim Paredes and Johnny Delgado to liberate the ABS-CBN compound. And when Freddy Garcia, or FMG, asked me to transfer two of the highest rating shows I had in Channel 13 to restart ABS-CBN relaunch, this started my 34 years journey with the nascent ABS-CBN Corporation. I have come to know the Lopez family and the Lopez organizations in these years. None compares to them when it comes to a progressive, meritorious, compassionate, and decent organizations. Maybe the Ayala and Gokong way. Now it seems that a of four wants to finish the long run of the ABS-CBN Corporation. ABS-CBN is not perfect. No one said it was. It is open to and is willing to correct mistakes and take concrete steps to improve itself. So let us not throw away the baby along with the bathwater. It was right to bring to light the true conditions of the workplace and the pittance received by technical crews and artists working 22 to 24 hours per day. You get that right, Congressman Mike. I hope you, Congressman Boeing, and your fellow lawmakers in the committee and in the House as a whole appreciate the ABS-CBN record of entertainment and public service and find it in your hearts to grant at the issue of the ABS-CBN franchise. Millions of people around the world depend on it. The Marco says, ABS-CBN from the Lopez family in 1973. Please do not yet again. Dumako naman tayo sa pangalawang showbiz balita. Makalipas ang halos 4 buwang pananatili sa NCMH, umuwi na si Lovely Imbuscado sa tahanan nila sa Baseco Tondo, Manila. Maayos na ang kanyang kalagayan, pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa monthly check-up. Lumabas si Lovely sa NCMH noong Martes, June 30. Sinundo siya ni Chris Zaneri, ang grand winner at batchmate niya sa Season 1 ng Protege The Battle for the Big Break, ang talent search show ng GMA7 noong 2011. Si Griza ang nagmalasakit at tumulong nang makita si Lovely, na kasama ang kanyang ina at stepfather na naninirahan sa kalye sa Quezon City noong January 2020. Sa tulong ng Kapuso Foundation ng GMA Network, pinasuri ni Criza sa doktor si Lovely na lamang may sakit sa isip at ipinasok sa NCMH ang rekomendasyon. Si Criza ang may idea na magkaroon ng benefit concert para kay Lovely sa Zirko Morato noong February 8. Ang perang nalikom ang ginamit sa pagpapagamot kay Lovely at sa 4 buwang pamamalagi niya sa paggamutan. Dahil sa lumalaganap na sakit ngayon, naghigpit sa NCMH kaya hindi makadalaw kay Lovely ang nanay nitong si Daisy. Nagkaroon ng maling hinala ang ina ni Lovely na inilalayo ni Criza sa kanya ang anak. Nagreklamo si Daisy sa DSWD. Pero nung magkita sila ni Criza noong June 30, humingi siya ng paumanhin dahil gusto lamang niya umano makalabas na si Lovely mula sa paggamutan. Tinanggap na rin ni Daisy ang katotohanan tulad ng kanyang anak ay may sakit din siya sa isip. Sa tulong ng isang nagmamalasakit na doktor, ipinasok din si Daisy sa NCMH. Malaking tulong kay Lovely ang pagpasok niya sa NCMH dahil nadagdagan ang kanyang timbang at bumabalik na sa normal ang pag-iisip niya. Ipagdasal natin magtuloy-tuloy na ang paggaling ng mag-ina. Ngayong nasa outside world na muli si Lovely, huwag sanang makaapekto sa kanya ang mga pangyayari sa paligid niya. Mapalad ang mag-ina dahil may isang kagaya ni Criza na taos-puso ang pagtulong sa kanila at walang kapalit na hinihingi, maliban sa huwag nang bumalik sa dati ang kalagayan ng kanyang kaibigan at para na rin sa kanyang nanay na sana ay gumaling na rin para may makasama si Lovely at umusad na muli ang kanilang buhay. Mabuhay ka, Criza! Sana ay dumami pa ang taong tulad mo na handang tumulong na walang hinihinging kapalit. At yun na nga, mga kabangers, busog na naman tayo sa mga maiinit na balita sa araw na ito. Abangan nyo na lang ang susunod na balita sa Daily Issues sa ating bansa. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Christopher Monique at Nora Amparo Asilo from Anda, Bohol. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Ikaw, kabangers, ano naman ang nasa isip mo tungkol sa isyong ito? I-type mo na yan sa baba. So paano? Hanggang sa susunod uli, paki-like at share na lang ang videong ito. Maraming salamat, much love, God's protection be upon us all, and keep safe everyone!